Our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you all my prayers, works, joys, and sufferings of this day in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. I offer them for all the intentions of your Sacred Heart, the salvation of souls, the reparation for sin, the reunion of all Christians. I offer them for all the intentions of our bishops and of all apostles of prayer, and in particular, for those recommended by the Holy Father for this month. Amen. Lord Jesus, I thank you for this beautiful morning, for this new light of day before me. I pray that through this light, you may let me see your own ray of sunshine that will enlighten my mind and strengthen me to pursue your will for this day. Lord, I do not ask for an easy day, just for your guidance and strength to be able to pull through despite all odds that I could be up against. Fill my heart with your beautiful rays of sunshine. Shine in me, Lord Jesus, and shine through me, so that all the people I will come in contact with today may feel your loving presence in my spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you.
Good morning, Lord. Thank you for a new day. Thank you that your compassion is renewed every morning. Great is your faithfulness and your steadfast love, O Lord. I don't know what all is going to happen today and how much I'll get done, but you do. So I give this day to you. Fill me with your Holy Spirit, Father. Energize me for your work, because you know how tired these bones are. Awaken me to the wonder of your salvation, and quicken my spirit to the reality of your work in my life. Lord, my mind is filled with creative ideas, but they're all jumbled. Holy Spirit, come and hover over my mind like you hovered over the waters at creation, and speak order out of the chaos. Help me to cease striving and to trust that you will give me all I need today to do the work you've given me to do. You will be faithful to complete the good work you've started. And as I step out into my day, I declare your sovereignty over every area of my life. I entrust myself to you and ask that you use me however you see fit. This day is yours. My body is yours. My mind is yours. Everything I am is yours. May you be pleased with me today. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, good morning once again. Kumusta po ang tulog ninyo? Okay, so ito pong araw na ito ay dedicate natin for our spiritual exercises. So, katulad sabi ko po kahapon, we will focus, reflect, and will meditate on the gospel according to St. Luke, the road to Emmaus. Una po kay babasahin muna natin yung gospel according to St. Luke, the appearance on the road to Emmaus. So familiar po ba kayo dito sa gospel na to? So ito po yung after ng crucifixion and death and resurrection of Jesus, two of his disciples, so not the apostles, two of his disciples, si Cleophas. Yung isa lang ang pinangalanan, si Cleophas. Cleophas and companion. So hindi nila ito kung sino yung kasama ni Cleophas. Isa sa mga tagasunod ni Kristo ay umalis ng Jerusalem at naglakbay ng lakad papuntang Emmaus. Okay? So ito po yung ating pagninilayan the whole day. This gospel is according to St. Luke. Now, on that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing, Jesus himself came near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What are you discussing with each other while you walk along?" They stood still, looking sad. Then one of them, whose name was Cleophas, answered him, "Are you the only stranger in Jerusalem who does not know the things that have taken place there in these days?" He asked them, "What things?"
They replied, "The things about Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and leaders handed him over to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things took place. Moreover, some women of our group astounded us. They were at the tomb early this morning, and when they did not find his body there, they came back and told us that they had indeed seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see him. Then he said to them, 'Oh, how foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have declared. Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and then enter into his glory?' Then, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them the things about himself in all the scriptures. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, 'Stay with us, because it is almost evening, and the day is now nearly over.' So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, 'Were not our hearts burning with us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us?' That same hour they got up and returned to Jerusalem, and they found the 11 and their companions gathered together. They were saying, 'The Lord has risen indeed, and he was appeared to Simon.' Then they told what had happened on the road and how he had been made known to them in breaking of the bread." The Gospel of the Lord. Okay. So, ayon po kay St. Luke, according to St. Luke, there are truths of the scripture about Jesus that will lead us to personal faith in Jesus. At yun po yung aking ibabahagi sa inyo. These five truths about Jesus, ayon dun sa narinig natin ng Ebanghelyo, four things that we can ponder upon, at ito po yung bibigyan ko ng diin. Ano itong apat na ito? Ang una po ay, Jesus seeks us. Isa yun sa mga nakita na punto doon sa Ebanghelyo. Pangalawa ay, Jesus opens our eyes. Hinanap tayo ni Jesus, binuksan niya ang ating mga mata, and then, Jesus reveals himself na ipinahayag niya, ipinakilala niya, ipinakita niya ang kanyang sarili. At ang pang-apat ay, Jesus moves us to share. Okay? So, yan po. So, the journey to Emmaus is both
literal and spiritual journey. Huh? Both spiritual and literal journey. So pag sinabi natin literal, the way yung pagkakarinig natin, yung binasa natin, na ang dalawang disipulo ay naglakbay. Pag sinabi natin spiritual journey, it is something deeper. No? It is something deeper that we can apply it to our own life. Spiritual journey. But on one hand, it recounts the story of two disciples who, sabi ko nga kanina, pagkatapos ng pagpapako at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay naglakbay yung dalawang alagad galing Jerusalem papunta sa village ng Emmaus. Okay? So, it outlines for us the journey that we all take from not recognizing Jesus to understanding what the scripture says, kung ano po yung pinapahayag, kung ano yung layunin ni San Lucas, no? Dito sa kanyang ebanghelyo, to recognizing Him for who He is, and finally to our giving witness to what we have experienced. Okay? So kaya po isa-isay natin, bakit itong apat na ito yung binigyan ng diin? Jesus seeks us, Jesus opens our eyes, Jesus reveals Himself, and Jesus moves us to share. Una, Jesus seeks us. Okay? So, all the disciples knew who Jesus was, they did not recognize Him. Nakasama nila ng matagal si Jesus. Di ba? Sumusunod sila kay Jesus. Na-witness nila yung mga ginawa ni Jesus. So how come na hindi nila na-recognize si Jesus? Nakasama nila na naglalakay. They knew a lot about Him. They had been witness to all those things that had happened in Jerusalem. Pero hindi nila nakilala si Jesus. Okay? So there were several reasons why they did not recognize Jesus. Ang una po, God did not want them to recognize Him. Gusto yun ng Diyos na hindi siya makilala. Pag tinanong na natin, eh bakit ayaw niya na makilala natin siya? Eh kung sagutin niya tayo, eh pakialam niyo, eh ayaw ko. Diba? So hindi natin alam bakit. God did not want to recognize Him. No? So pwede natin pong sabihin na para namang napaka-cruel, napakalapit naman nito ni Jesus, bakit ayaw niya na siya ay makilala. No? So, His gradual revelation of Himself allows them to learn certain lessons about trusting God's promises. Hindi sa ayaw niya na siya ay ma-recognize. Kung hindi, ang kanyang purpose ay gradual. Hindi biglaan, kundi unti-unti. Sapagkat meron siyang layunin, meron siyang reason. No? Certain lessons about trusting God's promises. Okay? So yun ang kanyang purpose. So the disciples had been told about these events many times, but they had not believed. Kahit ang 12 apostol, simula nang sila ay tawagin ng ating Panginoon, pinapahayag na niya ang kanyang sarili na siya ang Mesiyas. Yes, naniniwala sila at tinatawag na nila si Jesus na Panginoon. Pero bakit nung nagpapahayag na siya ay kinakailangan magpakasakit, kinakailangan niyang mamatay, ang Mesiyas kinakailangan magpakasakit, at pagkatapos ay muling mabubuhay, hindi nila ito naunawaan. Hindi nila naiintindihan yun. Hindi nila naiintindihan. So yung mga dahilan na yun mamaya, sa mga susunod pa natin na pag-uusapan, maiintindihan natin kung bakit hindi yun naunawaan ng mga alagay. Okay? So, ang layunin ng Diyos kung bakit hindi niya ginusto na siya ay ma-recognize nila, yun, simple lamang, allows them
to learn certain lessons about trusting God's promises. Huh? Kasi, kapag biglaan, like for example, no? Kapag bigla natin na-receive yung unexpected natin na magandang bagay na nangyari sa atin, no? I-enjoy natin yon. Matutuwa tayo, magre-rejoice tayo, tatanggapin natin yon. At kung halimbawa ay dumating, ang dami-dami na nating pera na hindi natin na-expect na dumating, we will use it para mag-enjoy tayo, makuha natin yung mga gusto natin na sa tingin natin kailangan natin, and then maaaring na makalimutan natin ano yung totoong dahilan bakit yon ibinigay sa atin. Bakit kinakailangan yon? O bakit din isang analogy pa, halimbawa, yung lagi nating naririnig, ang isang tagumpay, masasabi mong totoong tagumpay kapag ito ay pinaghihirapan mo. Meron bang isang bagay na pinaghihirapan na biglaan nila lang? Diba it is gradual? Katulad, napakasimple yung buhay natin. Yung pag-aaral ba natin ay biglaan, nalisahan lang, tapos graduate ka na agad? Hindi ba gradual? Nagsimula tayo ng preparatory, kinder, grade 1 hanggang grade 6, first year hanggang fourth year high school, and then may college, bago natin masabi that we are already equipped with the necessary knowledge that we need para sabihin natin na kaya na natin na makisalamuha, kaya na natin tumayo sa sarili nating paa dahil graduate na ako. Pero hindi tayo graduate ng isang araw lang na nag-aral tayo. It is gradual. Buong buhay natin. And then sinasabi nga natin na habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayo na nag-aaral. Patuloy yung process of learning. At marami tayong bagay na nadidiskubre habang tayo ay nabubuhay na hindi natin nakita noon. So yun yung sinasabi ng Diyos. Unti-unti ang kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. For us to learn the lesson about trusting God's promises. So, God did not want them to recognize Him. Okay? Kasi, kung halimbawa, at that very moment na nakasabay na nila si Jesus, sa paglalakad nila, ay nakilala agad nila na siya si Jesus. Magpapatuloy pa kaya sila sa papuntang Emmaus? Ano sa tingin niyo? Hindi na, di ba? Babalik na sila sa Jerusalem. So, na-miss yung scene doon sa loob ng bahay, the breaking of the bread. Kasi ma-excite sila, matutuwa na sila. So, babalik na sila sa Jerusalem. Oo. At hindi na nila pinakinggan yung mga sinabi ni Jesus na pinaliwanag tungkol sa banal na kasulatan. Maaring ganun. So, kaya ginawa niya na hindi siya agad makilala. Okay? So, pangalawa, events had not happened as expected. They had a preconceived idea of who Jesus was, what He had come to do, and how He should do it. But when things did not turn out like they thought they should, they dismissed the whole thing as a mere failure, as misplaced hope and trust. Okay? Na-prostrate. Hindi nila nakita yung kung ano yung inaasahan nila, yung ina-expect nila. So while God always has a plan, we are not always privy to that plan. When things don't turn out like we expect, instead of giving up and admitting defeat, perhaps we would be wise to see things differently. To see if maybe God is up to something we simply do not understand. Kapag yung mga bagay-bagay na inaasahan natin hindi nangyari, napuprostrate tayo. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin, na tanungin,
At maisip natin, ah, hindi nangyari ito kasi hindi ito ang kalooban ng Diyos. May mga tao na nagagalit, may mga tao na nagtatampo sa Diyos kasi bakit hindi yun ang nangyari. Okay? So, isa yun sa mga dahilan ng ginawa ng Diyos na makita at ma-realize ng mga alagad that our expectations, our plans ay magkaiba sa kung ano ang plano ng Diyos. No? Magkaiba. Na minsan ang tao ay parabang nakikipag-compete sa Diyos. Alam natin na merong plano ang Diyos para sa atin. Di ba? Are you aware na merong plano sa inyo ang Diyos? Oh, pero meron din kayong plano. Di ba? Yes. Oh, there are two plans. Plano ng Diyos. Alam natin na merong plano ang Diyos. But we have our own plans for us, for our own life. Nakita ba natin at tinignan natin na yung kayong plano ko ay yun din yung plano ng Diyos? Pero alam natin na may plano ang Diyos. Tinanong ba natin na ano kaya yung plano ng Diyos sa akin? So, most often than not, magpo-focus tayo dun sa kung ano yung plano natin. Ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung dapat na mangyari at ito ang pagtutuunan ko ng pansin. So, kaya kapag hindi yun nangyari, sa halip na tingnan natin na, kaya hindi ito nangyari kasi hindi ito ang plano ng Diyos, magre-resent tayo. At sasabihin natin, totoo bang may Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Bakit hindi ito nangyari? Wala naman akong iniisip na masama. Masama bang mangarap? Para naman sa kabutihan yung plano ko, Okay? So yun. So maraming pagkakataon sa ating buhay ang nagaganap, natutunghayan natin na hindi yun yung inaasahan natin. Okay? Pangatlo, they had little faith. They had heard the reports of the women who went to the tomb. Nag-report na sa kanila yung unang mga nakakita na wala na yung Panginoon. They had seen the empty tomb for themselves and yet they had not believed. Bakit hindi nila mapaniwalaan na maaaring ang Panginoon si Jesus ay muli nang nabuhay? Eh before ng kanyang pagkapakasakit, bago pa siya hulihin ng mga sundalo, ay paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katotohanan ito na ang Mesiyas ay kinakailangan magpakasakit, mamatay, at muling mabubuhay. Huh? Bakit hindi nila yan na-realize? Bakit hindi nila yung mapaniwalaan? So the supernatural working of God to raise Jesus from dead was outside their paradigm. Wala sa kanilang hinagap na mangyayari yon. Wala sa kanilang hinagap na merong kapangyarihan ang Diyos na maganap ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Yung mga bagay na hindi kapanipaniwala ay pupwede na gawin ng Diyos. So nakalimutan nila that there's nothing impossible with God. Kasi ang kanilang iniisip lamang o nagre-rely lamang sila dun sa kaya nilang isipin. Sa kayang maabot ng kanilang isip, dun lang sila nakafocus. Okay? They had never seriously considered who Jesus was. Yung kanilang naging attitude na hindi paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay is a concrete manifestation na hindi totoo na naniwala sila na si Jesus na nakasama nila at sinunda nila ay ang Mesiyas.
ay Diyos. Huh? So, ibig sabihin, hindi lumalim. Superficial. Nasa ibabaw lang. Okay? Nandun yung kanilang pananampalataya kasi okay pa ang lahat. Kasama pa nila. Huh? So, maraming pagkakataon sa ating buhay, ganun. Diba? Kasi okay ang lahat, ang bait ng Diyos. Pag hindi na okay yung nakikita natin, ang lupit ng Diyos. Okay, so, we need to be careful not to make the same mistake, to discount what God has done simply because we cannot explain it or understand it. While God often uses natural things to accomplish His will, He also does things we can neither explain nor understand. So these two disciples knew something had happened, but it was beyond their level of faith to see things as they truly were. So just because they knew about Jesus does not mean they knew Him. So hindi din dahil sa sinasabi natin na tayo ay mga binyagang Katoliko, Kristiyano, alam na natin ang lahat. Okay? So yung isang concrete example po, so kanina sa homily ko, sa talisay, yung binigyan ko ng diin. No? We do not understand Jesus. We do not understand the church. And that is the reason kung bakit marami ang hindi nakikinig sa sinasabi ng simbahan. Huh? Kung bakit marami ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos na meron itong kinalaman sa buhay natin, sa pagkatao natin, dahil the bottom line, hindi natin kilala kung sino yung nagsasalita. Hindi natin pakikinggan ang sino mang tao kung hindi natin siya kilala. Hindi natin tatanggapin ang sinasabi ng isang tao kung hindi natin siya tinatanggap. So, yun yung problema. Kaya hindi tinatanggap ang salita ng Diyos kasi hindi nila tinatanggap ang Diyos. Pag may bias ka sa isang tao, kahit tama ang kanyang sasabihin, hindi mo yung tatanggapin. I-re-reject mo yun. And that is the concrete example what is happening in our society. Itong mga nagsasalita laban sa simbahan, hindi ba sila bahagi ng simbahan? So, ibig sabihin, they do not understand the church. So, kung hindi nila naiintindihan ng simbahan na sila ay bahagi ng simbahan na kinakalaban nila, paano pa nila maiintindihan ng Diyos? So, paano nila tatanggapin ang Diyos? So, kaya kasi Presidente, tinawag niya stupid ang Diyos. Because he never understand who God is. At kung ano ang kinalaman ng Diyos sa kanya at ano ang connection niya sa Diyos. So, yun po yun. No? So, many people today know who Jesus is. They claim na kinala nila si Jesus. Pero yung totoo, hindi nila totoong kilala si Jesus. They have heard about Him, read about Him, used His name, and many even claim to know Him. They would not recognize Him if they saw Him. Kaya nga yung isang tanong, what if at this very moment, magpakita si Jesus dito sa kita natin, makikilala kaya natin siya? Marerecognize kaya natin si Jesus? Kung at this very moment na nagsasalita ako dito, makita natin dyan, may tumayo dyan sa harapan. Madaling sabihin, makikilala ko siya kasi ito yung picture ni Jesus. Ganon tayo nakakasiguro na yun yung itsura ni Jesus. Na-realize niyo kayo? Ha?
Oh. See? O kahit bakit, kahit anong sabihin natin na ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Bakit ang hirap-hirap sa atin na ma-recognize ang Diyos sa ating kapwa? Oh. Bakit hindi natin na-recognize ang Diyos? Pero alam natin at naniniwala tayo na ang Diyos ay suma sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi, kung anong gawin mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. O, hindi ba? Pero, let's try to be true to ourselves. Nare-recognize ba natin siya? Nakikilala ba natin siya? So, yan. Kasi, mahina, maliit pa ang ating pananampalataya. Their eyes have not seen open, have not been open. Knowing about Him and knowing Him are two different things. Knowing about and knowing Him are two different things. Okay? So yan po. No? Pangalawa, Jesus opens our eyes. Jesus wanted them to see that if they would only believe what the scripture says about Him, they would understand why He came and why He had to suffer. They would have known who He was. Kasi si Jesus ay nag-exist. Hindi lang sa New Testament. Pinahayag na siya ng mga propeta. Pero bakit ang mga tao na ito, ang mga disipulo na ito, alam nila ang mga aklat ng mga propeta? Pero yung actual na na-experience, na nakikita na nila, hindi nila mapaniwalaan. No? So they would have known who He was. No? But outside of knowledge of Scripture, you will never have proper understanding of who Jesus is. Okay? Jesus wanted them to see that if they would only believe what the scriptures say about Him, yan po, they would understand why He came and why He had to suffer. So, ibig sabihin, nagkukunyarin lang pala sila na alam nila ang banal na kasulatan. Kasi kung totoo na naiintindihan nila ang nakasulat, ang mga nabasa nila, marerecognize nila si Jesus. Makikilala nila si Jesus. Okay? Dahil ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng mga testimonya kung sino si Jesus. He uses it today to open the eyes of those who do not know Him. So, many people will try to tell you who Jesus is. Sa panahon natin ngayon, ang dami-dami, di ba? Na nagpapahayag tungkol kay Jesus, na nagpipreach as if they know everything about Jesus. But the question is, kilala ba nila talaga si Jesus? They will tell you He is one of many ways to get to heaven. They will tell you He was a good man, a great prophet, a good teacher, or a rebel who defied the Roman authorities, na ipinako sa krus, namatay. But outside of knowledge of the scripture, you will never have a proper understanding of who Jesus is. So yun yung ibig sabihin po na, alam mo, nababasa mo ito. Okay? Nasa Bible. Pero sa totoong buhay, hindi mo naman mai-apply yun. Nakahiwalay. Okay, so that is one of the reasons why it is so important to believe that all of the scripture is God's word. If it is untrustworthy at any point, then it can be untrustworthy at every point.
Okay? So it is either all God's word or it is not His word at all. So kung merong bahagi ng banal na kasulatan na hindi natin pinapaniwalaan na salita ng Diyos kasi hindi natin ito matanggap sa ating sarili, so wala ang anumang salita ng Diyos na nakasal sa banal na kasulatan na dapat mong tanggapin. Hindi pwedeng partial. Hindi pwedeng ito lang. Hindi po pwedeng ang tatanggapin ko na ito yung salita ng Diyos kung ito ay applicable sa akin. Pleasing to me. No? Kaya po, may mga sekta, may mga relihiyon, no? Maraming Bible tayong makikita. Pero hindi lahat ng Bible ay nandun lahat yung lahat ng libro ng Bible. No? Merong kulang. Pero yung sa atin, the Catholic Bible, ay composed of 74 books. No? Andun yung lahat. Walang binawas. Walang idinagdag. Pero sa iba, pag tinignan po ninyo, wala yung ibang libro. So kasi hindi yun hindi nila matanggap yun. So yun ay taliwas sa kanilang pinapaniwalaan. No? Parang ang understanding ng iba, pag nakasulat sa banal na kasulatan, ay kinakailangan ito ay pleasing sa iyo. Nakalagay daw kasi sa Bible kung ano mo yung dapat mong gawin. See? Kung ano lang yung dapat mong gawin. Nakalimutan nila na nakalagay din sa Bible kung ano yung mga hindi mo dapat gawin. Kaya nila sinasabing kung ano ang nasa Bible dapat sundin mo. Di ba? O, pag hindi mo sinunod na nakasulat sa Bible, kasalanan. Kasi ang kanilang understanding ng marami, lahat lang ay okay ang nakasulat sa Bible. Yung hindi okay, inaalis nila kasi hindi nila yun gagawin. Hindi nila naisip na inakalagay yun sa Bible para hindi mo gawin. See? Para din po yun, when we speak about salvation, naalala ko po tuloy yung isang seminarista kung nasa major seminary ako, pinalabas ng rektor. Nagreklamo yung seminarista. Sabi niya, "Monsignor, bakit mo po ako pinalabas? Pampalabas niya sa seminaryo, wala naman akong binaviolate na rules." Huh? Sa seminary. Wala naman akong ginagawang masama. So, ang sabi ng rektor, wala ka nga ginagawang masama, wala ka din naman ginagawang mabuti. See? So, ibig sabihin, following is not enough. So, ganun din po yun. Meron ng kapag-debate sa akin, bagong pari pa lang ako, since sinabi ko na ito many times sa homily ko, sabi niya, di kayo mga Katoliko, di kayo maliligtas. Sabi ko, bakit? Eh kasi hindi kayo sumusunod sa Bible. Sabi niya ganun sa akin. Paano mo nasabi na hindi kami sumusunod sa Bible? Sabi ko, kayo ba sinusunod niyo lahat ang nakasunod sa Bible? Sabi niya, opo. Sinusunod namin. Kaya kami lang ang maliligtas. O sige, di kayo na lang. Sabi ko, paano niyo nasabi na hindi kami sumusunod sa Bible? Okay? Ang sagot niya ay ang layo. Sabi niya, nasa Bible ba na ang tawag nito na maraming Diyos? Sabi ko, wala, isa lang ang Diyos. Yun naman ang pinapaniwala namin, isa lang Diyos. Eh bakit ang dami niyo Diyos? Sabi ko, anong marami naming Diyos? Alin-alin ang mga Diyos namin? Yung mga santo ninyo. Santo. Sabi ko, tingin mo sa dictionary ang meaning ng saint at God. Sabi mo, they are saints. Sabi namin, saints sila. We never said that they are gods. See? Oh. Isa lang ang Diyos namin. Sila, hindi naman Diyos, santo. Baga, ikaw na rin na nagsabi ng mga santo. Oh. Aba, sabi niya, si Maria, di naman sa Diyos, hindi nga.
Nanay siya ng Diyos, oo, pero hindi siya Diyos. Totoo. Ba't sinabi ba namin Diyos si Maria? Sabi din naman namin, nanay siya ng Diyos. Sabi niya, bakit yung pinupunasan yung mga santo? Kasi siyempre, maalikabok. Oo. Di ba? Bakit kailangan kong i-explain? Hindi ko kailangan i-explain kasi sarado siya. Hindi siya maniniwala kahit ang sabihin ko. Oh, ako naman yung nagtanong. Sabi ko, totoo bang sinusunod niyo lang ang nakasulat sa Bible? Sabi ko, okay. Di ba nakalagay sa Bible? Kung yung mata mo, nagiging sanhi ng pagkakasala mo, dukitin mo. Yung kamay mo, kung nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Bakit may mga kamay pa kayo at mata pa kayo? Kahit ba minsan, hindi kayo nagkasala? Di ako sinagot. Linak ako. See? So, hindi nang lahat na nakalagay doon ay gagawin mo. May mga nakalagay sa Bible na hindi mo gagawin. O bakit susundin natin yung nakalagay lahat sa Bible, istorya sa Bible? O si Solomon at si Haring David, ang daming asawa. O, di pwede. O, yun din ang mga ginagamit, kinukot ng mga pulpol, ng mga kongresista, mga mambabatas, kaya nila sinusulong ang divorce kasi nakalagay daw sa Bible. Eh, nakalagay nga sa Bible kung bakit nakasulat ng divorce. O, nasa Bible baga divorce. Di ba? Oh, yun lang word na yun ang kinuha nila nasa Bible. So, it is applicable. Allowable. So, yun po yun. Knowledge, through knowledge of scripture, kung totoong naiintindihan mo, makikilala mo si Jesus. Jesus tells us, ito muna, when you know the scripture, they will build your faith. And only through faith can you come to Jesus. The truth of the scripture about Jesus leads to personal faith in Jesus. So kaya, hindi ibig sabihin na may alam ka sa banal na kasulatan, sumasampalataya ka na kay Jesus. Okay? So, kaya kung totoo na naiintindihan mo ang banal na kasulatan, they will build your faith. And only through faith can you come to Jesus. And the truth of scripture about Jesus leads you to personal faith in Jesus. Jesus tells us that we must have the scriptural truth to understand who He is. Kaya nga yun ang pinaliwanag niya sa dalawang halaganan habang naglalakad sila. Diniscuss niya. Hindi na doon dinetalye na from Genesis hanggang doon sa pinakahuling libro, diniscuss ni Jesus. Pero, we assume that He explained everything about the Holy Scripture. Yung buong Old Testament. Yung buong, yung mga sinulat ng mga propeta kasi nag-e-exist na yun noon. Yung propeta Isaías, yun ba? Yung mga kinukuha nila sa templo at binabasa nila yung mga sinulat ng mga propeta. Okay? So, outside of the Word of God, there is no reliable witness to who Jesus really is. The Scripture tells us the truth about Jesus. Okay? So, if we really want to know Jesus, hindi natin pwede i-set aside o i-tsapuera o hindi i-consider ang banal na kasulatan. Okay? At ang mga bagay na tungkol kay Jesus ay hindi lamang matatagpuan sa New Testament. Kasi when we speak of the Bible, the Old and New Testament, hindi ba? So, pag tungkol kay Jesus, sinasabi natin lagi, the New Testament. And the Old Testament ay about the prophets. Pero, hindi natin naintindihan na ang New Testament ay fulfillment kung ano yung nakasulat doon sa Old Testament. So, ibig sabihin, pinag-uusapan na, binabanggit na si Jesus ng mga propeta doon pa lang sa Old Testament.
Okay? So, yan po. Pangatlo, Jesus reveals himself. It was only as they had fellowship with Jesus that he disclosed himself to them. Pagdating na dun sa bahay, the breaking of the bread. Jesus reveals himself to those whose eyes he has opened through the truths of his word. Okay? So, fellowship with him was not going to depend on their ability to see him, but rather upon their taking him at his word. So, it is not without significance that it is around the supper table that the disciples are open and they see Jesus for who he really is. Okay? So, pag sinabi natin fellowship, ano po yung naiisip natin? Ha? A gathering. Okay? A celebration. Yan. Isang pagdiriwang na sama-sama. So, pag sinabi natin pagdiriwang ng sama-sama, ibig sabihin, a group. Hindi pwedeng isa ka lang. Hindi pwedeng individual. It is a community. Kaya nga sila, tatlo na sila, di ba? Dalawang disipulo, tapos pa si Jesus. They are considered group. So yun po, sa fellowship. Kaya yung pag-attend ng misa is a fellowship. At doon nila nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Okay? Doon nagpakilala si Jesus. So pagkatapos noon, Jesus moves us to share. When your eyes have been opened, you will want others to have their eyes open also. Kapag may mga bagay tayo na nakita at na-amaze tayo, ano yung natural tendency? Kung hindi man lahat, but majority of us, ang iisipin ay, ang ganda nito, sana mapanood nyo rin. Sana makita nyo rin. So yun yung pagbabahagi. Naranasan ko ito, gusto ko na maranasan mo din. Okay? So, their encounter with Jesus had been emotional. It had stirred them on the inside. It had moved their very hearts. And once moved, they could not help but share. That very hour, dark as it was, late as it was, dangerous as the road was, they left Jerusalem. They gave witness. They left Emmaus. They gave witness that Jesus was risen, that he had walked with them, and walked with them, and they explained to them the scriptures, and broke the bread at the table. So all who have experienced the risen Savior should not move with similar emotions. Hindi po lahat. All who have come to know him should react the same way. Hindi lahat na naka-experience, naka-witness, ay magkakaroon ng pareho na pakiramdam. Yun lamang po na nakakakilala, nakarecognize na siya si Jesus. Para po yan every year, hindi ba? Sineselebrate natin ang Holy Week. Sineselebrate natin yung Resurrection. So almost all the faithful ay gusto nilang panoorin yung Hallelujah. Tama. Yung muling pagkabuhay. Pero hindi lahat ay naninilay doon sa totoong pagkabuhay. Gusto lang nilang manood. Yun po yung tinutukoy. Halimbawa, isang example, yung mga gathering ng mga religious group, whether it is a Catholic or non-Catholic group, ang dami-dami. Minsan sa isang malaking auditorium, theater,
o sa grandstand sa luneta. Pero sigurado pa tayo na lahat ng nanodoon, itinatanggap si Jesus, naniniwala kay Jesus, o hindi. Hindi. We should not be able to contain it. Jesus told Thomas in John chapter 20, verse 29, "Because you have seen me, you have believed. Those who believe without seeing me, without seeing, are blessed." So hindi guaranteed, yung nakita, ang sinasabi ay yung nakilala. Higit pa dun sa nakita, yung nakilala. Na-recognize. Okay? So, yan po. Now, let us proceed to the reflection on the road to Emmaus. The two disciples didn't recognize Jesus when he first approached them. So, that is a fact. Pinag-usapan natin, hindi niya nakilala. Hindi nila nakilala. Only strong faith allows our intellects to be illuminated by the light of God's truth. Kahit sabihin po natin, kung gano'n tayo katalino at alam natin ang lahat ng bagay, tanging ang liwanag naman ng Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan para yung katalinuhan natin ay maunawaan din natin. Dahil maraming matatalinong tao, pero maraming ibig sabihin na uunawaan nila ang lahat. So, only a strong faith allows our intellects to be illuminated with the light of God's truth. Minsan, yung sobrang alam natin, yun pa ang nagiging hadlang para maunawaan natin yung mga bagay-bagay, yung mga simpleng bagay, kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Because the normal tendency for those people who are intellectuals, nirarationalize nila ang lahat ng bagay. And they do not give God a chance na na mag-intervene doon sa iniisip nila. Okay? So, next, Jesus presented himself to the two disciples as a stranger on the journey. Jesus calls us to treat every single person we meet, no matter what they look like or how they treat us, if we were interacting with him. He wants us to love others the way he loves us and the way we should love him in return. Siyempre, kung nakilala mo na si Jesus, itatrato mo siya. Nang dapat, paano mo siya dapat itrato? Parang tayo. Di ba? Isang katotohanan, iba yung pagtrato ninyo sa amin ng mga pare kaysa sa mga ordinaryong laiko. Di ba? Kung nagkataon na hindi din ako pare, would you treat me the same na katulad ng pagtrato ninyo sa akin ngayon na pare ako? Hindi! Yun ang sinasabi ni Jesus. Na kahit yan ay stranger, hindi natin kilala, hindi natin nakikilala, dapat natin itrato ng tama. Dapat natin pakitaan ng kabutihan. At isa yun sa maganda na pinakita doon sa paglalakbay nila, hindi ba? Magpapatuloy pa sana si Jesus, stranger, hindi naman nila kilala, nakasabay nila. Magpapatuloy pa. Pero ano ginawa na nilang disipulo? Madilim na. Delikado ng magpatuloy sa paglalakbay. Stay with us. Pero that moment, di pa nila nakikilala si Jesus. Na siya si Jesus. What had happened?
dahil of the gesture of goodness na pinakita nila sa isang stranger, nagpakilala si Jesus sa kanila. Jesus revealed himself. So kung inisip nila na, dayuhan ito, nakasabay lang naman natin, delikado ba patutuloy natin? E di sana hindi nangyari yung na-recognize nila si Jesus sa breaking of the bread. Hindi ba? Yung mga pagkakataon na minsan nagdududa tayo sa ating kapwa na baka gawan tayo ng masama, kaya hindi natin pinapakita, hindi natin pinapatuloy, maaaring we miss the chance kung ano yung pwedeng i-reveal sa atin ng Diyos sa mga pagkakataon na yun. We might have been recognized Jesus more, o baka merong pang ipinakita sa atin ang Diyos kung yung mga tao na yon na pinalampas natin sa ating buhay ay binigyan natin ng pagkakataon to enter in our lives, na pinatuloy natin sa ating sarili, sa ating buhay. Okay? So, next, Jesus told them everything in the Old Testament was referring to Him. Yung sinasabi ko po, no? That everything na isinulat ng mga propeta, ang nire-refer nito ay walang iba kung hindi ang Mesiyas, si Jesus. Old and New Testament, ito po yung explain ko kanina, are both centered on Jesus since He is the fullness, perfection, and pinnacle of God's creation. Thus, the New Testament and the Old Testament are meant to be viewed as one integrated whole rather than two individual parts. Huh? May mga religion po na hindi nila, may mga hindi tumatanggap kay Jesus, hindi nila din ini-include yung New Testament. Ang Bible nila ay Old Testament lahat. Okay? So kasi yun nga, hindi nila nare-recognize yung lahat ng nasa New Testament. Okay? So next reflection. The disciples asked Jesus to stay with them and eat dinner. This proves that Jesus instituted the Eucharist and the priesthood at the Last Supper. It also proves that the Eucharist truly is Jesus' body and blood. Huh? So, di ba sinabi ni Jesus sa Last Supper, do this in memory of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So that is a reminder for them that what Jesus told them during the Last Supper should be done. Dapat gawin, dapat ipagpatuloy. At yun yung ginagawa natin magpahanggang ngayon. Kaya meron tayong misa. Kasi that is a command. Hindi yung request ni Jesus. Kung hindi yun ay isang command, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Hindi niya sinabi, pwede bang gawin ninyo ito para maalala ninyo ako? Minsan sinasabi natin, kung pwede bang bibigay ko ito sa iyo para pag tinitingnan mo, sana maalala mo ako. Sana hindi mo ako makalimutan. Hindi yun sinabi ni Jesus na ganun. Ang kanyang pananalita, do this in memory of me. Do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. That is a command. The Eucharist. Through the Eucharist, the Holy Spirit gives us the grace to see things with the eyes of faith. With the eyes of faith. Kasi kung wala yung ating pananampalataya, hindi din natin ma-appreciate ang Eucharist. And that is the reason why many people do not receive communion. Might be they do not really believe that the Holy Communion is truly the body and blood of Christ. Hindi sila convinced. Hindi sila sold na yun ay totoong katawan at dugo ni Kristo. And that is one reason kung bakit ang dami nagsisimba pero hindi lahat ay nagko-communion. Huh? So yung ginawa ng survey nung bagong obispo si Bishop Garcia dito sa atin,
the total population ng mga Katoliko sa buong Camarines Norte, wala pang 50%, only 25% ang nagsisimba every Sunday. Of the total population ng mga Katoliko. Regular, yung regular. Kasi iba yung occasional. And out, and those 25% na regular na nagsisimba every Sunday, no? Wala pa din 50% yung nagko-communion. That is based on the survey na ginawa noon. At random survey na pinagawa sa amin noon. Nasa San Felipe pa ako noon. Okay? So, kaya, no doubt that many Christians, many Roman Catholic Christians, hindi nauunawaan ang pananampalataya. Hindi nauunawaan ang ating reliyon. And that is one reason why they are leaving the church. And that is the reason why Catholics, marami hindi pinapakinggan ang sinasabi ng simbahan. Because they do not understand their faith. No? That is a sad reality. A sad reality. No? Minsan nangigigil ako sa sermon ko, sinasabi ko yan. Lalo na pag mga issue sa politika. No? Lagi yung sinasabi, separation of church and state sa mga issues. Pero pag nasa crisis na, tatanungin ninyo kung anong naman masasabi ng simbahan. No? Ang sarap sa pakin. Di ba? Sabi niyo, huwag makialam. Pag nasa crisis na, hahanapan ninyo ng performance ng simbahan. Kung ano? See how inconsistent these people are? They are telling na huwag makialam ang simbahan, pero pag crisis na, hinahanapan ka ng performance? Oh. Simply because they really do not understand their faith. Their faith. Their being a Christian. Kasi Kristiyano naman sila. At marami sa kanila mga Katoliko. Oh. Ito yun. Next, the disciples asked Jesus to stay with them and to dinner. Ito na pala yun. So Jesus opened their eyes of his disciples at that supper to show them how blind they were and how much grace and power is stored in his body and blood in the Eucharist. No? May mga pagkakataon sa atin, tinatanong natin, ba't kailangan ko itong ma-real, ma-experience? Ba't kailangan akong, ano tawag ito? Dumanas ng ganitong hirap, mag-struggle. Tapos, kapag na-overcome mo na yun, minsan sasabihin natin, ito lang pala yun. Sana noon ko pag ginawa, nasolve ko na sana noon pa, nasolve ko na itong problema ko. No? Ganun yung iniisip natin. So hindi natin nare-realize na kaya yun na pinadana sa atin na mag-struggle tayo, ayan no, para makita how blind they were. Kasi simple lang, kung walang dilim, ma-appreciate mo yung liwanag? Hindi. Kung hindi ka pumikit, pwede ba mong sabihin na nagmulat ka? O, pag dati ka na nakamulat, di mo sasabihin na nagmulat ako. Kasi nakamulat ka na. So, kailangan mo na nakapikit ka. O, parang pwede pang buhayin yung dati ng buhay. So, yung patay. So, we have to experience death for us to experience life. So, yun. Huh? When we receive Jesus in the Eucharist, our hearts are inflamed with love for Him because His sacred heart is on fire with love for us.
That's why the disciples said, "Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?" Huh? Yun yung kanilang naramdaman. Nag-aapoy ang kanilang damdamin habang sila'y naglalakad habang pinapaliwanag ang banal na kasulatan sa kanila. The presence of Jesus. It's not because Jesus is explaining the scripture to them, but that very presence of Jesus that makes their hearts burning. Yung presensya ni Jesus, yun ang nagpalagablab, yun ang nagpapaapoy ng kanilang puso. Okay? So, how he filled us with his love and grace. He inspires us to go out into the world and tell everyone we meet how he opened our eyes to the truth about God and how he filled us with his love and grace. No? Pag sinabi natin pag-ibig, kapag tayo in love, so much in love, lagi ka nag-iinit. No? Hindi yung ibang iinit. Ha? Oh, and that's also, hindi, kaya na-associate din yun doon. Diba? You're always hot. If you're in love, no? So, malice aside, ito yung tinutukoy. So if you will allow God to love you, no? Napapasukin siya sa buhay mo, yun yung lagi mong mararamdaman. O kaya na kapag hindi ka na nagsisimba o sa mga iglesia ni Kristo, nalalamig ka na. O, no? So wala na yung aboy. Through this gift, he wants us to nourish others with the grace he gives us in this sacrament so that the entire world can know who he is and how much he loves us. Okay. I wish it were already kindled. The Eucharist is the match that lights the blaze, and it's up to us become the fodder for it and spread it to everyone we meet. Huh? So yung Eucharistia po ay para lang siyang posporo, no? That will ignite the fire in our hearts. No? So, yan po. Any question? Or any insights?